Hello guys! Welcome to Buhay Refugee in Korea. For today's video, ang aking i-share sa inyo ay isa na namang idea kung gusto niyo pa bang ituloy yung buong refugee process, yung buong hanggang sa appeal, at ano ang kahihinatnan ninyo after the long period of trial. Hindi naman sobrang long, kasi parang every trial, it lasts for 3 to 4 months lang. So, most probably, one year and 1 month. Ganon. At yung cost, at lahat-lahat na. Pag-usapan na natin ngayon. Final na this. Let's start! Nagagabas na naman ng beauty ko. Kakangarag talaga ang G1 sa totoo lang. Anyway, kung kayo ay nasa sa part na ng litigation process or yung court certificate, eclaver China, kailangan nyo tong video ko na to. Bakit ko nasabi? Kasi at first, nag-abogado kasi ako yung first appeal. Tapos na ako ng first appeal ko. So, I'm on my second appeal na. Medyo costly siya. Sobrang sakit na niya, best. Ang sakit na niya talaga, best sa bulsa. At bukod sa bulsa, ang sakit na rin niya sa brain cells, sa mga neurons din. Ang sakit na. Kaka-stress. Tapos, I'm torn between like, itutuloy ko pa ba or hindi na. Pero, at least, naisip ko kasi ngayon, magta-try ako mag-apply ng self-application. Kasi, ng first appeal ko is nag-abogado ako. At ang sakit ng 850. So, ngayon, nagre-research ako sa internet kung anong mga litigation process, anong mga process na kailangan kong, anong mga papers na kailangan kong i-secure bukod doon sa mga hiningi sa akin ng mga abogado, ng abogado ko before. So, meron ako noon personal copy ko at nag-download ako ng mga forms. Tapos, ayun, first time ko ngayon, dapat kasi ginawa ko na ito dati. Na ako na mismo yung nag-apply para alam ko magkano. Pero I have idea naman kung magkano. Nasa ngayon daw, second appeal is 500,000 won. Kasi may nag-inquire sa akin dati. Ang sabi niya, siya lang naglakad lahat ng appeal niya, tatlong appeal. Tapos, nung unang binayaran niya daw, 300. Tapos, nung pangalawa, 500. Tapos, siguro, ang sa third appeal niya, siguro mas malaki, baka mga 1 million na ganun. Kasi itong abogado ko, dati is 850, tapos ngayon sinisingilan niya ako 900, tapos sa third appeal is 1.5, so total of 3.3 million yun lahat. So parang napapaisip naman ako kung itutuloy ko pa ba or hindi. Ito, kung mapag-anuhan ko to, kung ma-i-apply ko to on my own, tapos medyo mas maliit sa 900, okay lang sa akin. Parang hindi siya masyado masakit sa damdamin ko magbayad. Halimbawa kung 500, okay lang. Kesa naman 900, medyo masakit. Masakit sa damdamin talaga siya. Hindi ko siya matanggal. Kung malalaman ko kung magkano yung mga possibility ng gastusan next sa third trial is dun ko malalaman kung I will go or no. Pero for the meantime, at least ito try ko siya. Parang hindi na ako magkakaroon ng regret na at least trinay ko, 'di ba? Kung ituloy ko man o hindi on the third trial, at least wala nang regrets kasi nasubukan ko at na-execute ko naman yung application, yung pag-appeal ko on the second day. Yun nga lang, medyo gamitan ng brain cells kasi kailangan parang ikaw yata ang uupo sa trial. So or hindi ko sure kung gano'n yung abogado na lang or basta kasi ako magsusulat nung ako mag-fill up na itong mga form na to eh. Tapos siguro i-attach ko na lang din yung copy of ano ko, interview kasi kinuha ko yun dun sa refugee division office eh. Nagbayad ako ng parang 700 begon yata yun sa pagpapaprint nung interview ko. So pwedeng i-attach ko na lang din dito. Tapos ayun, ang gusto kong ipaalam sa inyo, gusto ko kayong i-inform na ito bang trial na ito ay worth it? At ano bang katapusan? Ano bang mangyayari pagkatapos na itong appeal na to? Parang, kumbaga para sa atin eh, sa ating mga G1, ano man ang mga plano nyo sa buhay kung bago nyo paabutin
ng trial, yung mga bago, lalo yung mga bagong applicants, yung mga bago dito sa channel ko, mag-desisyon kayo ng tama. Ayusin nyo yung desisyon nyo sa buhay. Kasi, dyan talaga nakasalalay yung inyong future. So, kung kayo ay mga bagong applicants ng refugee or gusto nyo na paplano kayo for the sake of visa or for the sake of extension, hindi naman kasi talaga visa yung pag-apply mo ng refugee. Unless kung ikaw ay tourist na papasok dito. Pero since may bago na naman silang policy, after interview, after lumabas yung non-recognition of status nyo, kinukuha na nila din yung ERC. So you can no longer work up until 4 years kung halimbawa aabot ng 4 years ang application nyo. So para magiging postponement of departure na lang din yun, tapos i-renew nyo siya every 3 months na very hassle siya. And ayun nga, nakakapabuntong hininga lang kasi kung ang ending rin naman pala ay mag-TNT kayo sa huli. I mean, this video, yan to lagi ko sinasabi, this video is not intended to na mahikayat ako na mag-TNT na kayo. But the choice is yours. Ako, nagbibigay lang ako sa inyo ng idea kung ano yung mga pwede nyo kahinat ng dito sa application na to, dito sa laban natin na to. Kasi, dahil nga parang naging patok na yung refugee this past few years, naging parang matunog siya, tapos laging marami ng taong gusto mag-apply. Medyo hinigpitan na talaga nila. Open lang sila sa mga Ukrainian people kasi syempre may mga gera at ano naman talaga sa kanila, so automatic talaga yun, hindi na nila kailangan mag-reason out or something. So meron silang special visa for the Ukrainian refugees, so they are ano kasi parang they are already considered as refugee na talaga, automatic na yun kasi talagang merong labanan dun sa kanila. So ayun, kung ako sa inyo, mag-desisyon na kayo kasi ang ending din naman talaga nito is magde-desisyon din kayo kung mag-TNT kayo or hindi. Till after the 3 trials, magde-decide ang judge kung ang case nyo ba is open for reapplication or not valid for reapplication. So if you're not valid for reapplication, may deportation order na kayo after nun. So ganun din yun, tatatagalin nyo pa ba? Meron kasing nag-ano sa akin, parang nag-i-inquire or nag-share lang siya, nag-share sa akin ng experience niya na pareho tayo ng ano, ng status, we are the same. Ako matagal na rin dito, 6 years, pero yung friend ko 6 years din, natapos niya na yung lahat ng trials. So ano, sabi niya, ang hatol daw ng judge sa kanya is not valid for application, then nag-tint na rin. So kayo naman na yung bata pa at meron kayong meron pa kayong opportunity na mas maganda sa Pilipinas or meron kayong opportunity sa ibang bansa, Japan or something, at least if you will be given a chance na makahanap ng sponsor dito or kung ano man yung skill set na meron kayo, mag-EPS kayo kung bata pa kayo, then much better na mag-graceful exit kayo sa Korea. Ayun, para dun sa mga bata pa at meron pa silang opportunity na makapag-apply or makapasok ng Korea or halimbawa maging businessman kayo sa Pilipinas, yumaman kayo at gusto nyong mag-tour dito sa Korea, at least hindi kayo mababan kung hindi kayo magde-desisyon na mag-TNT kayo. So, ayun, the choice is yours. Yun lang naman, ang ending lang din ito is mamimili ka kung mag-TNT ka or hindi. So, bakit mo pa i-stress na ng sarili mo dun sa mahabang procedure. Yung G1 is hindi naman talaga yan yung visa itself. Ang visa, pag ikaw ay na-recognize na refugee, ang magiging visa mo is parang permanent residency. Tapos lahat ng privilege ng mga Korean, like the Korean citizen, the same ng makukuha mong benefits. So, well, hindi na natin sila masisisi kung talagang magdamot sila sa pag-offer or pagbibigay ng ano ng mga visa na talagang pang-permanent resident na dito. Kasi masyado silang old style, old school, na talagang kailangan secluded yung kanilang bansa. Diba ngayon, hindi na rin sila masyado nagbibigay ng Korean citizenship unless talagang makapasa ka and you are really eligible to apply for your Korean citizenship. So, kailangan talaga natin ng
matinding pagdedesisyon, lalo na ngayon, ako, like me, ako 33 pa lang ako, I know, meron akong mga opportunity na pwede kong ituloy, whether pwede akong mag-TNT, pwede rin naman hindi. Pero kung papipiliin ako, gusto ko na hindi ako magka-bad records dito, na at least pwede pa rin akong mag-stay dito legally at pwede akong magkaroon ng sponsor. Pero whatever my decision will be, before ako mag-exit, pag-usapan natin kung paano kayo magka-cancel ng inyong application. Kung halimbawa gusto niyo nang umuwi at kayo ay under the G1 pa rin. So, para maka-graceful exit kayo dito, aalis kayo dito ng legal pa rin. So, pag-usapan natin yan because I am researching about it. At after nun, abangan niyo yung video ko about Canada naman. Yung refugee na lilipat kayo ng Canada, it can, parang, pwede siyang mangyari na from G1 dito sa Korea, kung hindi niyo gustong bumalik sa sarili niyong bansa, pwede kayong lumipat ng refugee Canada naman. So, pag-usapan natin yon. At please subscribe to my videos, to my YouTube channel, para maging updated kayo sa lahat ng mga susunod kong contents. Ayan, binigyan ko na kayo ng overview. And thank you dun sa mga bagong subscribers ko and dun sa mga luma. Thank you for always supporting my channel. And thank you for watching my videos. God bless you guys!